Tara na naman magdagat at magdidilim, no? Biyahe na naman padagat. Time check, 4:01 p.m. At syempre, magsisimula na naman muna tayo sa vroom vroom. Biyahing kalsada na naman. Basta lagi lang tatandaan, ang mata ay labing nasa harapan, para makita ang daan, hindi para iyakan ang nakaraan. Bagoy! At pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na nga kami. At tiyadaan, tuyo pa rin ang dagat, low tide. Time check! 4:43 p.m. At mababa pa rin ang tubig sa dagat. Pero kailangan na namin makaalis at magdidilim na. Kaya gumawa muna ng paraan si Kasyo Koy. Nang hiram muna siya ng bangka, naabot na ng tubig ang pinaglalagyan. Kasi ang niyati namin, wala pa rin tubig ang garahe. At malayo-layo pa ang high tide nito. Kaya sagwan-sagwan muna hanggang makarating tayo sa mataas na parte ng tubig dagat. Ay nako! Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. And row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. Charulot lang, walang crocodile dito, Shokoy lang. Tada! Ang napunta na naman tayo sa mababaw na parte ng tuwid daga. Kaya, row, row, row your boat ulit sa bilog na mundo na pinalilibutan ng yamang tubig. Nandito tayo palabanda sa maliit na isla, kalagitnaan na to. At may pagkakarugtong dito ng Panakalan Island. At ito na nga, biyaheng malupitan na naman tayo sa gitna ng dada. At unti-unti natin salubungin ang pagkamudi ng alon. May time kasi na nagsisimula na siyang mainis. May time na kalmado like this. At may time naman na bad mood talaga siya tulad nito. Para na naman kami dyan na sa lubak-lubak na daan na parang dinuduyan na ewan. Makarating na kami sa baklan. At konting samuan muna papalapit sa kawayan dahil aakyat-akit. Hirap pang makaakyat niyan dahil lumalayo ang bangka dahil sa alon. Pero Kerry Bells naman, kesa manatili sa bangka at mahilo sa alon, papaka-Spider Gabriel na lang ako dito sa kawayan. At mukhang lumubog na ang haring araw dahil hindi ko na ito matanaw. Napakapayapa talaga ng paligid. Wala kang ibang matanaw kundi tubig. At tiyadong, ang daming huling damo. Magkabilaan to dito sa bandang dulo. At sigurado taghirap na naman ito magtanggal si Kasyo Koy. Lalo pat unti-unti na din lumidilim ang paligid. Dahil tapos na ang dapit hapon at ang takip silim ay unti-unti nang nag-uumpisa. Walang jo, hindi lang din talaga sa lupa ang may damo. Pati na rin pala sa dagat. Damong aragan ang tawag niyan dito sa amin. Marami ang pumapasok sa baklad niyan lalo na't pag ang hangin ay timog. At tinatanggal mo na yan bago yangat ang lambat dahil nagiging dagdag pabigat. At ayan na nga ang huli naming isda. Hindi ko na nga nabidyohan ang pag-angat ng lambat dahil madilim na. Time check! 6:37 p.m. Dora Bells muna ulit kami pauwi sa bahay at andito na pala kami sa aming bayan. At
Paskong Pasko na nga dito. Kumukuti-kutita, bumubusi-busila, danyan ang indat ng mga bumbilya. Kikindat-kindat, kukurap-kurap, pinaglalaruan ang iyong mga mata. Time check! 8:16 p.m. Nakauwi na nga kami dito sa aming bahay at happy kami, bebe!